So pag-uwi namin, biglang nag-accelerate yung situation, and then we were advised to stay 14 days at home. Hey, what's up everyone? Welcome to the Daily D Vlog. If this is the first time that you guys are watching this vlog, my name is Dion. And on this vlog, we will be talking about life, positivity, motivation, and kung ano-ano pang mga bagay na napapanahon ngayon, ano. Hindi tayo nakapag-vlog last week, no? So sabi ko, every week, I will be posting one video and I will be creating podcasts every Tuesdays and Fridays. Pero I wasn't able to post anything last week. Hindi ako nakapag-vlog, hindi rin tayo nakapag-podcast. And the main reason behind it is I'm going to share to you guys kung bakit talaga hindi tayo and bakit talaga hindi ko nagawa yun, ano. So this is just a quick update about myself, what's going on, what's going through. Also, just want to share what's the current status of the community, what's the current status na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, and bakit nga ba hindi ako nakapag-vlog and podcast last week. So initially, on my previous vlogs, I have mentioned na it is my plan to create a podcast every Tuesdays and Fridays, pero I wasn't able to do that because of the reason that last week was super stressful. Siyempre, kahit super positive tayo and laging motivated, siyempre, hindi natin maiwasan paminsan na si-stress rin tayo at going through anxiety. And I will tell you, last week was like a little bit stressful for me. Not too stressful, but it is a little bit stressful and I got a little bit anxious last week. Wala mang anxiety attack, no, or whatsoever. Pero gusto ko lang i-share sa inyo experience kasi if you guys don't know yet, or probably if you guys have been following me on my Instagram and Facebook, you guys will baka nakita nyo na me and my girlfriend, we went to Malaysia to celebrate our sixth year anniversary. No, 6 years na mo kami. Yay! So pumunta kami doon, tinuloy namin because it's planned, wala namang mga travel advisory during that time. And during that time, nagre-research pa ako, no, if okay lang ba na ituloy yung trip. We thought about it, we think about it a lot of times, and we have decided to go on and push with it. And Malaysia was a safe place, wala naman silang cases during that time. Sa Philippines during that time, wala namang napapabalita. So walang travel ban or whatsoever. And nag-research rin ako, tinignan ko na kapag uwi namin, walang self-quarantine or whatsoever. It's just the normal process. So everything is just like super normal. So we decided to go on and push through with our trip, not knowing na pagka-uwi namin, kasi parang 4 days and 3 nights kami doon, ano? Pagka-uwi namin, saktong-sakto, the day before that, the concerns about COVID-19 is parang medyo naging matunog na talaga siya dito sa atin sa Philippines, no? So, kaya biglang nag-red alert na wala pang lockdown during that time, no? Pero biglang dumami and nag-accelerate yung number of cases that we have here in the Philippines. So, naabutan kami. Parang code red, no? And naabutan kami. Ako, si Kim, sa work, which is wasn't previously necessary naman at first, no? Na mag-14-day quarantine kasi hindi naman nga part yun ng yung Malaysia, hindi man siya part ng parang hot list ng mga katulad ng Wuhan or Macau and Hong Kong. So pag-uwi namin, biglang nag-accelerate yung situation and then we were advised to stay 14 days at home. Kim, siya naman, nagpa-test siya agad ng COVID-19 and thankfully, thank God, she was negative for it. Sagot ng kumpanya niya yun eh. So nakapag-test siya agad. So, sagot ng card nila, no? So, sa akin, ang ginawa ko naman pagdating ko is pumunta ako ng health center. And since wala naman akong symptoms, feeling healthy, feeling okay, sinunod lang yung triage ng DOH. Kung may chance ba magpa-test, magpapatest ba ako? Definitely magpapatest tayo, no? So, syempre, unahin natin safety over everything else, no? So, I was advised to just stay at home quarantine, 14 days. So, nandito lamang po ako sa kwarto na to, na matagal ko ng pinlano na maging home studio, which is hindi ko nagawang home studio. Ngayon ko lang nagawa, no? So, dito yung part ko na bedroom, dito yung part na studio. Merong gitara dito, mga kaibigan. So, expect na I will be singing you a song one of these days, no? Para po sa mga hindi nakakaalam, ako po ay gitarero. Diba? Lakas kasi mga pogi pag nagigitare, no? So, pinractice ko yan. Lalong-lalo na nung mga single days ko, no? Kailangan marunong mag-gitara. Anyway,
Hindi ako magaling mag-gitara. I'm an average guitar player. Pero I can sing a little bit. I can play the guitar a little bit. So, that makes it okay. No? Sakto na. So, going back. So, ayun nga. Pumunta ako na health center. And I was advised to just stay at home. And then, every day. Siguro ng mga first few days, pumunta ako dito. And then, minomonitor yung temperature ko. Ngayon, remote din na via chat ako nag-update ng temperature. And ako rin, minomonitor ko rin po yung temperature ko, mga kaibigan. Share ko lang po sa inyo, no? Ito yung binigay sa akin na instructions for home quarantine, no? Siyempre, hindi nyo mababasa. Sinusulat ko talaga yung temperature ko. Siyempre, dapat, ready and everything else. So, the first, kwento ko experience ko, no? Kasi yung kay Kim, okay na. Nag-test siya, nag-negative. So, she's okay. Walang problema. Eh, ako, yung feeling ko first couple of days is sobrang anxious talaga and sobrang taas ng stress levels. And also, given the fact na hindi naman kagad ako pinapasok sa work, syempre, nakaka-stress din yan. Syempre, isipin mo paano ka sahod, paano ka mag-work, paano yung team mong naiwan. So, ayun yung mga bagay na nakaka-stress. And that's one of the reason, that's basically the main reason why I wasn't able to post a vlog or why I wasn't able to post a podcast last week. No? So, pero anyway, I'm feeling okay, feeling healthy, and things are getting back to normal. I am discovering things to do on a daily basis. I'm trying to bring back my groove on a daily basis. And, ayun. So, kaya nakapag-vlog ulit ako ngayon, no? Sa nagpa-podcast tayo. So, anyway, so just thought of sharing that experience with you. Ano ba bang pwede kong i-share, no? So, wala na akong ibang ma-share pa about doon. Pero, the main topic for this vlog is, ano ba nangyari? Bakit hindi ako napag-vlog last week, no? And podcast. Pero, Daily D podcast and vlog is gonna be back. Thank you so much for my 5 avid viewers. Sa mga sumusuporta po ng vlog natin, sumusuporta ng podcast natin, we are going to make this a talk show, para magiging talk show na to, no? Talking about life, positivity, motivation. So, we're back. And I'm excited for the next few episodes of Daily D. Thank you so much, guys, for watching. If you've reached 7 minutes of this video, thank you so much. Like, comment, and subscribe to my Facebook channel, YouTube channel. And malaking utang na loob ko yan sa inyo. No? Thank you so much, guys. Bye-bye.